the wonder of your stubborn love. At nawa ito ang maging baon namin, anumang araw ang dumating, anumang uri ng araw ang dumating, may isang hindi nagbabago, your love. Teach us to see that, teach us to celebrate that, and teach us, O Lord, to honor that. Forgive us our sins, cleanse us so we can see you face to face. We commit this time to you, asking you to be our preacher. Kayo nawa, Panginoon, na maging tagapangaral, yung magandang kalooban nyo, ipaunawa nyo sa amin at kami naman maging masunurin sa inyo. We celebrate your goodness. Speak to your people, O God. Use only your servant as your tool, but be the speaker. In the name of Jesus, your Son, we pray with thanksgiving. Amen. Seven. Magbilang tayo, ha? Seven happiness. Seven lessons in happiness. At ang ating pag-aaralan ngayon ay walang kamatayang storya ng tinatawag na prodigal son. At paano tayo kukuha ng kaligayahan sa isang kwentong tulad nito? Luke 15:11-12. Jesus told them another story. Once a man had two sons. The younger son said to his father, "Give me my share of the property." So the father divided his property between his two sons. Ang naging usual na paningin agad sa kwentong ito ay masamain yung ginawa nitong mas nakababatang anak. At laging siya ang kontrabida sa kwento. But he only asked for what was legally his. Well, we may feel some discomfort about him asking for his inheritance, but in the laws of Israel, children really had inheritance and that was lawful. So he only asked what was lawful. He did not ask for his other brother's inheritance. He did not ask for his father's whole estate, only his part. And the father, you will notice, did not problematize this act of the son. Pag nagmamasa po tayo ng scripture, let's stick to the text. And the text never tells us na minasama nung ama na hiningi ng anak yung kanyang parte sa kanyang mana. So far, so good. Hiningi ng anak ang kanyang parte, ibinigay naman ng ama. No judgment there because the text does not pass judgment. Luke 15:13-14. Not long after that, the younger son packed up everything he owned and left for a foreign country where he wasted all his money in wild living. He had spent everything when a bad famine spread through the whole land. Soon, he had nothing to eat. Pwede naman na kuhanin yung mana, invest, o ilagay sa bank, itago. Maraming pwedeng gawin. Ang piniling gawin itong anak na ito, ilustayin yung pera niya. At hindi lang basta lustayin, it was not a bad business decision, it was not a bad investment in wild living. Kung ano man ang kahulugan ng wild living nung araw na yon. Pero may isa na agad na lesson in happiness here na madalas hindi natin nakikita bilang mga anak ng Diyos. Kasi dinidemonize agad natin yung ginawa ng anak. The first lesson here is to enjoy. Enjoy your birthright, your inheritance, enjoy your resources, and enjoy your time. Hindi natin ginaglamorize, ginagawang modelo yung ginawa ng anak. Pero, ba't kaya ikinwento ni Jesus ang kwentong ito? Surely, these stories, these characters, symbolize deeper meanings in life. But first of all, withholding judgment for or against the son, what he did was to enjoy. Ang pag-enjoy lang ha, sabi, wild living, and he wasted all his money. But nevertheless, nobody can deny the fact that he had fun. He had enjoyment. And no one in the story condemned this man so far. The younger son knew his father and trusted him completely. Trusted in his graciousness. Ito ang kwento. Hindi yung pagkakamali niya, hindi yung paglustay niya ang kwento dito. Kilala niya ang ama niya na paghiningi niya yung ganang kanya ibibigay. Kilala ba natin ang ama natin? Hinihingi ba natin yung nakalaan naman talaga para sa atin?
The younger son enjoyed his father's grace, though he was probably unworthy of it. But nevertheless, he enjoyed it. Enjoyment is probably the missing element in true faith and worship. Dito pa lang, meron ng challenge sa atin. And I ask you to look at this story from another frame, from another point of view, from the point of view of Jesus who was telling the story. Not from the point of view of the preachers and the churches that preach against what his son did in the last 2,000 years. Jesus was telling us a story and definitely had a purpose in telling us this story. And so far, we see that the son enjoyed his faith in his father. Malakas ang loob niyang humingi dahil kilala niya ang kabutihan ng kanyang ama na ibibigay yung kanyang hinihingi. Nagkamali lang nga siya ng paggamit, pero ibinigay. Yun ang unang kwento. Luke 15:15-16, he went to work for a man in that country and the man sent him out to take care of his pigs. He would have been glad to eat what the pigs were eating, but no one gave him a thing. So matapos niyang lustayin ang kanyang kabuhayan, nagkaroon pa naman ng taghirap doon sa lugar na kanyang pinuntahan, na wala ng pagkain, kasi usually nun, pag nagka-drought, pag nagka-gyera, pag nagkaroon ng mga economic dislocations, nahihirapan ang mga tao at nadamay siya doon. Sana yung pera mo can be a shield against such crisis, such calamities. But he no longer had that shield. He was broke. Natulad na lang siya sa mga karaniwan. Pero ang kwento ay ito. Mula sa bahay ng kanyang ama, ngayon ay nakisilong siya sa ibang bahay ng isang ngayon ay maituturing nating naging bagong ama niya sa kanyang kalagayan, yung kanyang employer, yung kanyang pinasukan. Now he was under the shadow of this house, this household, and this man's authority. At kitang-kita natin agad ang pagkakaiba ng dalawang tatay na ito. Yung tatay na nagbigay sa kanya ng hiningi niya, at itong tatay na to na nagtatrabaho na siya, hindi pa siya sinusweldohan ng tama, ginugutom pa rin siya. Agad-agad, merong ibig sabihin sa buhay natin. Minsan, umaalis tayo sa grasya ng Diyos at lumilipat tayo sa kung sino mang papa o mama o kung sino mang taong sinamahan natin, hindi naman tayo inaalagaan. Hindi naman tayo minamahal. So lumungkot siya. Nagutom siya. Napapagod na nga siya, hindi pa siya nagkakaroon ng sukle, ng tamang sweldo. Di ba, maraming ganyan, umiibig sa hindi man umiibig sa kanila, naghahabol sa ayaw naman silang pansinin, pinagsisiksikan ng mga sarili nila sa hindi naman nag-aalaga sa kanila, nagiging unhappy. At kadalasan, para mangyari pa yun, ang nilalayasan natin, yung ama natin sa langit na mapagmahal at maibigin. Immediately, there are many lessons here in unhappiness. There is another father here, the unkind employer, the unkind father. You don't want this father. Immediately, the story is leaping out of the pages telling you, you don't want this kind of arrangement. So a lesson on happiness here, at least work to earn. Matapos siya maglustay, naging responsible naman siya, naghanap siya ng trabaho. Hindi lang nga siya mapasweldohan ng tama. Work to earn your keep. You want to be happy in life? Pag wala kang pera, magtrabaho ka. Kumanap ka ng hanap buhay. Lalo kung hindi ka na pwedeng umasa doon sa dating mapagbigay sa'yo dahil lumayo ka na o naubos mo na yung binigay niya sa'yo, huwag kang maghanap ng bagong magbibigay na naman. Work. Deserve your wages. And there's another lesson in happiness, brothers and sisters. It takes a certain amount of money to enjoy and to be happy. No matter how religious you are, kailangan may pera ka. Huwag mong linlangin ang sarili mo na mapapasaya ka ng iyong pagiging religyoso. You need a certain amount of money. Yung mga iba, I live by faith. Tapos panay naman panghihingi kung kani-kanino. Anong faith yun? So dapat ang tao naghahanap buhay and adjust to your economic status. Sometimes there are reversals in our lives. Dati kang mayaman, medyo naghihirap ka. Dati kang maunlad, medyo nasira yung negosyo. Adjust. You want to be happy? Adjust.
Nothing is permanent. Not wealth, not even poverty. Not sickness, not health. Talagang gumugulong ang buhay. So kung nag-enjoy ka, enjoy it. Pag dumating na hindi enjoyable moment, bear with it. Adjust to be happy. Huwag ka dapat laging nagsasentimiento about past glory, about past wealth and past fame. Tapos na yon. Itong taong to nag-adjust ng trabaho. Yung pinaka-nakaririmarin pa ng trabaho, nag-aalaga siya ng mga baboy, eh, Jew siya. So sa kanila, kadiri-diri yun. But he wanted to earn his money and he wanted to have food in his stomach. Pero yung paman, kulang ang ibinabayad sa kanya. Ang storya dito na laging pinaggigigilan ng iba ay yung pagkakamali niya. I'll rather that the story here is a comparison between two fathers. Two authorities. Two sources of blessings. Luke 15, 17 to 19. Finally, he came to his senses and said, "My father's workers have plenty to eat, and here I am, starving to death. I will go to my father and say to him, 'Father, I have sinned against God in heaven and against you. Then I am no longer good enough to be called your son. Treat me like one of your workers.'" Itong taong to, kahit anong iba to sa kanya ng buhay, ang magiging ending, sasaya to. Kahit ang simula niya, ganun. Kala mo, sama-sama niya, hiningi niya yung kanyang mana. Pagkatapos, nagpasasa siya, naghirap siya. Pero nagtrabaho naman nung nawala ng pera. At ngayon na-realize ang kanyang pagkakamali, hindi na siya nangatwiran. Willing siyang tanggapin ang pagkakamali at willing siyang itwid yun. Sabi niya, uuwi nga ako sa tatay ko, mas mabuti pa doon. Kahit itrato ako doon katulong, total katulong din lang ako dito, doon na lang, mas masagana pa. So sabi niya, iyan ang gagawin ko, tatanggapin ko ang pagkakamali ko at hindi na ako mag-expect ng dating treatment. Total nagkamali ako eh. Ito ang mabuting anak. Hindi yung hindi nagkakamali, kasi lahat naman nagkakamali. Pero yung nagkakamali, pero umaamin. Nagpapakumbaba at bumabalik kahit naglalayas. So identify the unkind and the ungracious employer of your life. The unkind and ungracious father that you seek shelter under his shadow. Identify unkind and ungracious shepherds that don't feed you but only use you, and go away from them to be happy. You see here the lessons? Analyze your situation and improve it. Any unhappiness is caused by a reason. Dig deep, look into the reason, and correct mistakes. Bawa, meron kayo unhappiness sa mag-asawa, may dahilan yan. Kung kaya ninyo, bunutin ninyo para sumaya kayo. Meron ka unhappiness sa family, sa work, sa profession, sa romantic relationship with yourself, laging may dahilan. Huwag mong itago sa sarili mo yung dahilan. Harapin mo siya. Bunutin mo siya. At kung kailangan magdusa ka sa paggawa nun, magdusa ka. May inaantay ka namang panahon ng paggaling, panahon ng restoration. Kesa wala kang hinihintay, tapos hindi mo binabago ang sitwasyon mo na di naman maganda. Seek better conditions if you want to be happy. Huwag kayong tumanggap na lamang na para kayong walang kalaban-laban at walang choice. Seek better conditions. And resign a bad-paying job. Tulad ng ginawa niya. Ang dami nagre-reklamo, hindi masaya sa trabaho, edi umalis ka, maghanap ka iba. E paano po, mahirap naman maghanap. O edi sige, diyan ka na lang, huwag ka na magreklamo. Hindi naman pwedeng sabay yan. Pero ginawa niya yung dapat niyang gawin. Ang laki ng risk. Kasi hindi niya alam ang magiging reaction ng father niya. Pero at least alam niyang tatanggapin siya kahit man lang katulong. Brother and sister, get out of a bad deal. Get out of an unfair relationship. Get your share
of what the Father likes to give you. God wants you happy. Proverbs 6:5, free yourself like a gazelle from the hand of the hunter, like a bird from the snare of the fowler. Yan, utos yan, tinuturo sa mga taong naging guarantor ng utang ng iba. Sabi, pag na-realize mo na naging guarantor ka pala, alam mo ba na hindi ka malaya? Kasi pag hindi siya nakabayad, ikaw ang mapapahamak. So, huwag kang magpahinga, huwag kang matulog hanggang hindi mo nababawi ang pagiging guarantor mo. Free yourself like a gazelle. Alam niyo yung mga gazelle, may mga yung mga hayop, may mga sungay, na yung sungay nila kuminsan, sumasabit sa mga tinik, sa mga siit. Pag hindi nila napawalan yung sarili nila doon, pag may dumating na hunter o pag may dumating na ibang hayop, kayang-kaya silang kainin. Kaya sabi, yan ang sitwasyon mo if you are committed to something very bad. Get out of that commitment para maging malaya ka. Sasabihin ng iba, paano naman po ako lalaya sa husband ko na ng bababae, hindi tumutulong sa akin, hindi ako sinusustentuhan, di ba, kasal po kami? Yes, hindi ko sinasabing tanggalin mo yung pagkakakasal nyo, pero maghanap buhay ka. Para pagka hindi ka niya sinusustentuhan, hindi ka nakaasa. Gusto mo maging malaya, at least kung hindi ka malaya legally from that marriage, malaya ka financially. Hindi yung kahit ano na lang ang iba to sa'yo, tatanggapin mo dahil wala kang hanap buhay. Kailangan maghanap buhay ang tao. Tulad ng ginawa nitong lalaking ito, kahit taga-alaga ng baboy, kailangan meron siyang kitain para siya may kainin. Some people get into very bad marriages, really. But what do? At least you minimize the impact of a bad relationship. At least be economically independent. Gumawa ka ng paraan, hindi madali. Pero lalong mahirap na umaasa ka. Alam na alam mong harap-harapan na, na hindi ka na iginagalang, wala ka lang magawa dahil economically dependent ka. So learn from this man. It was difficult, but earn your keep. And free yourself. Back to the story. Luke 15:20. The younger son got up and started back to his father. But then when he was still a long way off, his father saw him and felt sorry for him. He ran to his son and hugged and kissed him. Ine-expect niya siguro, pagagalitan siya. Ang istorya talaga dito, hindi yung anak, hindi pagkakamali niya. Ang kwento dito tungkol doon sa ama. Kung anong uri ng ama siya. Dahil siya yung ama natin sa langit, only represented in the story by this father. So lesson on happiness, love those you love in spite of their antics. Learn from this father. Alam niya, hindi naman napakaganda ng ginawa ng anak niya. Nadagdagan pa ng pagkakamali. Nadagdagan pa ng failure. Pero nung umuwi, ang una niya isinalubong love. Hindi sermon. Alam niya, yung umuwi, nagpapakumbaba, tumatanggap ng pagkakamali. Sermon ang pinakahuling kailangan nun. Dahil yung pag-uwi lang niya, pagpapakumbaba niya, daig pa niya ang nasermonan wala ulo hanggang paa. Hindi na kailangan ng additional sermon. Love your children. Love your wife. Love your husband. Love whoever needs your love. Love especially your family. And express that love. Hindi yung naaawa ka na, ayaw mo pang ipahalata dahil tinuturoan mo siya ng leksyon. Itong example na to ng tatay na ang supreme example because this is God being represented. Do not withhold love. Kumisan sa pagmamatigas mo, sa kagustuhan mo magturo ng leksyon, nagtitigas-tigasan ka, pero actually, naaawa ka rin naman, gusto mong mahalin. Mahalin mo na lang. Yun ang kwento ni Jesus. It is love that empowers. It is love that lifts us up. And it is the Father's love that gives us the security that we all need. Nagulat siguro yung anak. Niyakap siya, may baboy siya. Gusgusin. Umalis siguro ang gwapo-gwapo, pagbalik niya, yagit na yagit ang dating. Ang salubong ng ama, yakap. Hindi, ah, ano? Diba, ganun usually yung gusto mong salubong.
Luke 15:21, the son said, "Father, I have sinned against God in heaven and against you. I am no longer good enough to be called your son." Realistic tong anak. Sinasabi niya, hindi na po ako bagay sa kanyang treatment. Kahit katulong na lang, ipagpapasalamat ko na. Deserve ko naman eh. So lesson on happiness, be humble to those that you offend, to those that you wrong, especially to those that you hurt. Hindi ikaw na nga nagkamali, ikaw pa itong matapang. Ito pa nung tatapang-tapangan, ikaw pa itong galit. Accept the fruit of your deeds. Naku, ikaw ay anak, nagkamali, grounded ka, tanggapin mo. Eh, nagkamali ka. Willing na willing siyang tanggapin na maging katulong na lang siya. Meron kasing lesson dito on happiness. To be happy, you need to be forgiven. Hindi ka sasaya talaga kahit kumagpanggap, kahit maganda yung damit mo, kahit may pera ka, masarap ang kinakain mo. Kung alam mo na may ginawang ka ng mali tapos hindi ka humihingi ng tawad, ikaw na mismo, yung budhi mo na mismo ang magtatanggal sa'yo ng kaligayahan. You can be noisy, you can be loud, but you can never really be happy because you need to be forgiven. Relationships have to be stored for people to be happy. To be happy, you need to be restored. So huwag magmatigas, huwag mabuhay sa mali. Basta nagising, nagkaroon ng kaliwanagan agad, natauhan, tanggapin agad, bumalik, magpakumbaba. What did we get from the son? A self-confession. It wasn't extracted or forced from him. Hindi na natin kailangang pilipitin ang taong tumatanggap na nga ng mali. Kuminsan, hindi naman malakas ang loob na magsabing diretsyong I'm sorry, pero dinalang ka naman ng pakuan. Yun na yun. Ginawang ka ng kape, inalukang kumain, yun na yun, kunin mo na lang yung essence, huwag mo na siyang antayin lumuhod pa, magsabi pa ng I'm sorry. Marami namang paraan ang pagsasabi nun eh. At hindi lahat ng tao kayang diretsahan na sabihin yun. Meron silang ibang paraan ng pagpapahiwatig. Appreciate na natin yun. At padaliin natin para sa kanila ang paghingi ng tawad. Huwag na tayong masyadong maging unreachable. Para pare-parehong masaya. Because to be happy, you not only need to be forgiven when you are the wrongdoer, you need to forgive. Bawat galit mo, lalo sa mahal mo sa buhay, nagpapalungkot yun sa'yo. At kuminsan, hindi mo yun masyadong nare-realize, hindi mo lang alam kung ba't hindi ka masaya, bakit may kulang, ang kulang pala pagpapatawad. Remember, nagpatawad yung ama kahit hindi humihingi ng tawad yung anak. Matalinong ama. Paano nga naman kung paglapit hindi naman humingi ng tawad? Alam ba naman ang ama yung purpose ng anak sa pagbalik? Bumalik na gusgusin, bumalik na mabaho. Paano ka sasabihin pala nun? Dagdagan niyo pa yung binigay niya sa akin. Kulang. Hindi naman alam ng ama eh. Pero inunahan niya yung anak niya, pinatawad niya agad. Pinadali niya yung pagpapatawaran. Padaliin nyo na lang. Lalo't anak nyo, magulang nyo, kapatid nyo, mahirap naman na magpanggap tayong baliwala sa atin na may mga broken relationships. Hindi yun totoo. Iniinda natin yun. Tanggapin na lang. Paluwagin, padaliin ang buhay. So habang nagpo-protest pa yung anak niya sa ibinibigay na VIP treatment, nakinig ba yun tatay? Sinabi mo, kita mo na, sabi ko sa'yo. Walang ganon. Luke 15, 22-24, "But his father said to the servants, 'Hurry and bring the best clothes and put it on him. Give him a ring to his finger and sandals for his feet. Get the best calf and prepare it so we can eat and celebrate. This son of mine was dead, but has now come back to life. He was lost and has now been found.' And they began to celebrate."
Grabe yung mga symbols, the best clothes, which means you have a very high status. A ring, which means you are a prince of the kingdom or of the house. Sandals, which means you are a master, because the servants never wore anything on their feet. Diba? At hindi lang basta kung ano-ano ipinahanda, yung best. Alam niyo yung mga may kaya nung araw, paski pa nga yung hindi masyado may kaya, basta na ipipilit nila, may inaalagaan silang special animal na kakatayin nila lang pag merong super great event. Parang sa Europe, ang mga pamilya may itinatagong wine, very good wine, excellent wine, na pag dumating yung pinaka-esteemed guest nila, yun ang ilalabas. May ganun. Yun ang ipinalabas ng ama. The best reception for this son. How to be happy? Love lavishly. Magpakaluho-luho-luho kayo sa pagmamahal. The best lahat ang inilabas. And the point is, hindi naman deserving yung bibigyan. Hindi ka naman nagbibigay dahil deserving siya eh. Nagbibigay ka dahil loving ka. It's you, not the other person. Kaya masaya tong tatay na to. Natuwa siya, hindi niya ikinubli. Nag-celebrate sila, extreme. So love lavishly. And love people more than things. Yan, sabi ka, itong nagastos mo. O ayun, alam mo kung magkano itong ring na to, magkano itong binibigay ko na naman sa iyong sandals. No. Sa tatay, lahat ng iyon, baliwala compared sa pagpapasaya niya sa kanyang anak at sa kanyang sarili. Kasi nahihirapan din naman yung loob niya na magkalayo sila. Mas masayang magmahal kasi laging mag-moralize. Lagi magbigay ng lesson, ng disiplina, ng parusa. Yung mga bahay na sobra ang discipline, panglabas lang yung ganda nun, pero hindi yun masaya. Aminin. Kumisan nga, sobrang disiplina, hindi mo alam kung palabas sa kapitbahay para walang masabi ang kapitbahay, pero masaya ba? Si Jesus ang nagkwento. Dapat pansinin yung mensahe. Remember, this father represents God. This father represents the God many believers do not know or appreciate up to now. They focus on the sin of the son and not on the grace of the father, which is the real story. Tingnan natin ngayon kung bakit ganun ang pananaw ng iba sa Diyos. Kasi yung isang anak, ganun ang pananaw niya sa tatay niya. Luke 15:25 to 32. The older son had been out in the field. But when he came near the house, he heard the music and dancing. So he called one of the servants over and asked, "What's going on here?" The servant answered, "Your brother has come home safe and sound, and your father ordered us to kill the best calf." The older brother got so angry, and he would not even go into the house. His father came out and begged him to go in. But he said to his father, "For years, I have worked for you like a slave, and have always obeyed you. But you have never even given me a little goat so that I could have a dinner with my friends. This other son of yours wasted your money on prostitutes, and now he has come home, and you ordered..." "...the best calf to be killed for a feast." Ito yung relihiyosong anak. Laging correct, laging proper, laging galit. Ayaw sumali sa sayawan, sa music, napaka-separatist. Ganon siya dahil hindi niya kilala ang ama niya. Akala niya kailangan niya lagi mag-sacrifice para matuwa ang tatay niya. Kailangan niyang timpiin ang mga kaligayahan niya. Kailangan niya lagi magtipid. Kailangan niya laging sikilin ang kanyang nadarama, pati ang gusto niyang kasiyahan. Pero, nagustuhan ba ng tatay niya yung ganon? Kitang-kita niyo sa trato.
Ginad siya agad ang kapatid niya. Sabi niya, he wasted his money on prostitutes. The verses never told us that he did that. Sabi lang, wild living. Pero meron na siya agad na buong ideya kung anong ginawa ng kapatid niya. At ginudge din niya, ito yung mga religyosong tao. Laging nasa simbahan. Laging correct ang damit. Laging tama ang behavior. Pero judgmental. Pero hindi nag-enjoy sa buhay kasi hindi nila kilala ang Diyos. Akala nila ayaw sila ng Diyos na mag-enjoy. Akala nila gusto ng Father in Heaven. Lagi sila nagtitiis, nagdurusa, naghihirap, serve ng serve. Pero yun naman pala, masama ang loob. Yun naman pala, kinikim-kim yung kanilang mga hindi nagawang party. Sabi, nandito ako lagi, serve ng serve. Ni isang maliit na kambing dyan, hindi wala ko nabigyan para mag-party. Yung anak mo na yan, kung ano na pinaggagawa sa buhay, best animal pa ang ipinagpiesta sa kanya. Di ba ganyan? Mga legalista, mga moralista. Laging parang tama. Pero hindi sila sapat na tama sila. Kailangan sila lang yung tama. These people are not happy being righteous. They have to be self-righteous. Holier than others. Ito ang dalawang mananampalataya. At ayun yung ama na Diyos sa langit. Yung isa na hindi ganun kaligalista, pero kilala niya na ibibigay sa kanya at kilala niya yung ama na patatawarin siya. Sa palagi niyo, sino sa dalawang anak ang mas malapit sa loob ng magulang? His father replied, verse 31, "My son, you are always with me and everything I have is yours." Parang sinabi lang na tatay, eh sino may sabi ba sa'yo na huwag ka magpiesta? Ayan naman lahat, nandyan, at di mo ginamit. Lagi kang pa-perfect dyan. Lagi na lang may utang na love sa'yo ang ama dahil hindi ka nagsasaya. Andyan lahat ah, everything I have is yours. What's your problem? Kita mo, hiningi ng kapatid mo yung share niya, binigay ko, eh, ba't di ka humihingi? Sino sa palagay niyo ang mas nakakakilala at mas nag-a-appreciate at magmamahal sa ama? Yung younger son o yung older son? Yeah, but we should be glad, the father said, and celebrate. Your brother was dead, but he is now alive. He was lost, and now he's been found. At kung pwede lang idagdag dito, yung unsaid, you have always been here, but you are not really here. Like your brother, you were also dead, but now he is alive. You are still dead. You don't know me. You don't know my grace. You don't know how to enjoy your life. You think that you have to sacrifice every time to make me happy. I don't look for sacrifices. I just like to love you. Kailan kaya makikilala ng mga Kristiyano yung ama natin sa langit na gano'n siya kabuti? Na pag nagkakamali yung kapatid natin, lista tayo ng lista, kwenta tayo ng kwenta, tuos tayo ng tuos, sumbat ng sumbat. Do you think the Father in Heaven likes that? What he likes is to celebrate people who come back to him. He likes to be gracious and is lavish. OA ang pagmamahal niya. Pag nalaman natin yon, kinilala natin yon, at hindi naman para gayahin natin yung nauna na maglustay, magwasak ng buhay. Yung extreme ang ginawang example para wala na kayong pwedeng gawin pang uri ng pamumuhay na pwede yung sabihin ito, hindi na ako matatanggap ng Ama. The Father accepts us. His stubborn love never lets us go, though we go away. Yung relasyon natin sa Ama, hindi minemaintain ng ating performance. Minemaintain yun ng kanyang love. Kahit bumagsak yung performance mo. Nawa, huwag mong sadyang ibagsak. Pero kung bumagsak, bumalik ka. Meron pa, ayoko po mag-church, saka kaya sa Diyos, marami kong kasalanan. Lalo niya magusto mag-church ka. Bakit po niya makasalanan ng babae na yan, pinapakanta niyo sa choir? Eh, anong gusto mong gawin? Itapon natin para mabulok na siya sa kasalanan niya. Kung nga mga yung bumabalik eh, nandiyan, pinagsaserve niya. Ba't hindi mo pagsaserve? Ang ayaw noon, yung older brother. At sa church, maraming older brother. Pastor, bakit po yung makasalanan na yan, nandiyan sa ministry? Eh, ba't ikaw, wala kang makasalanan? Laging tinutus, kinukwenta yung iba. Measure people not by your own measurement, but by God's love. Minsan yung iba, 30 taon, 50 taon na nagbabible study, hindi pa to naiintindihan. Hindi pa nakikilala yung ama, tapos ang yabang-yabang, do you know God? Do you know God? You must know God before you die. Yung ganda ng ganda, pero do you really know God?
Kung ang alam mo sa Diyos, yung pag nagagalit lagi, papataba ka ng kidlat, bibiyakin yung lupa, kakainin ka ng lupa, bibigyan ka ng sakit, pagdurusa, hindi mo kilala ang Diyos. Yun yung other father, yung naging employer na nagtatrabaho ka na, ayaw ka pa swelduhan. That is not our God. Be happier. Know your Father in heaven. Beyond what the older brother likes you to see. Sa kanya, and be gracious with your love and express it. Hindi ba mo tatay, parang nabawasan yung pagkamacho mo, pagkalalaki mo, kung mabait ka. Ito yung supreme example. The lesson is for fathers to be gracious, not for younger sons to be abusive. Don't get that wrong. What he did was wrong. But that's not the story. Because it's not a story. Because all of us do wrong. So what's the story there? Nothing special. Everyone is a sinner. Everyone has mistakes. But the story is that the father never lets go. The lesson is for fathers to be gracious, not for older sons to sacrifice, then bear grudges. Meron pa nga dyan. Limang taon ako nagsaserve dito, serve ako ng serve sa church. Pagkatapos nang namatay ang asawa ko, di ko kayo nakita. Diba? Parang, I deserve it because I serve. It's our privilege to serve God. And if people can be nice to us, if they have the time, if they have the opportunity, good. But if they don't have that, wala pa tayong karapatang manumbat. Because we can never outserve God. Walang tampo-tampo. Ang tagal-tagal ko na dito, tapos nung i-dedicate ang tricycle namin, hindi naman nakarating si pastor. Diba? Yung may mga tampo-tampo, walang ganyan-ganyan. Tapos na tayo nagtutulong-dulungan. Kasi lagi ka lang magagalit. May dumataang ang hangin, pinagdaramdam mo. May kasama ka ng loob, ang dami-dami mong dala. Paano ka sasaya? Kailangan tanggalin lahat yan. Palitan ng pag-iisip. Sabi ng Romans 12:2, be changed by the renewing of your mind. So kung hindi ka masaya, hindi ka pinagkakaisahan ng lahat ng planeta. Hindi ka lang masayahin. Palitan ang paraan ng pag-iisip. Nang pakikito mo sa kapwa para sumaya-saya. Enjoy life. Sa palagay nyo, yun sa magkapatid, sinong nalugi sa dalawa? Di ba yung stricto? Siya ang nalugi. Ang ending naman nila, pareho lang silang nasa bahay uli ng tatay niya. Di pa siya nagka-fun. I'm not saying kapwa, pihin natin buong-buo yung ginawa nung isa. Pero ang point is, hindi siya nangini na mag-enjoy kasi alam niya mabait ang tatay niya. Pero yung kalabisan na, syempre, hindi na natin dapat kopyahin yun. Be thankful for the Father's lavish love. Do not sacrifice all the time. Yung mga ate-ate na sobrang magsakripisyo para sa mga kapatid, niyayaya kayo ng nobyo yung magpakasal pero ayaw nyo pa dahil may pinapaaral pa kayong kapatid. Tapos ang gumraduate na yung kapatid nyo, pagka-graduate, nag-asawa. Eto kayo ngayon, si Tenta na, wala pa kayong BF. Naalala naman kaya kayo ng kapatid nyo, nung hipag nyo. Ibig sabihin, yes, be nice, be good, but don't always sacrifice. And do not sacrifice your own dreams for the dreams of other people, kahit kapatid nyo siya. Because at the end of the day, people will be selfish. They will take care of themselves. They will not even remember you. Swerte ka na kung naalala ka pa. Lalo kung nag-asawa pa to ng maramot, kawawa ka ngayon, ano magagawa mo? Lumipas ang pagkakataon. Kakanta ka kasabay si Tilly Moreno. Alam niyo yung kanta? Saan ako nagkamali? Saan ako nagkamali? Yan. Yeah. Sinakripisyo mong buhay ko. Sino ba may sabi magsakripisyo ka? So gumawa ka ng mabuti, pero isabay mo rin yung sarili mo sa enjoyment, hindi yung nakastop ka, sila go. Kasi ginoglorify yan ng relihiyon, pero hindi yan ang ginoglorify ni Jesus. Jesus wants you to have fun. It's no simple story that his first miracle was to make wine. And Jesus was called a glutton and a drunkard because he was in every party. Friend of sinners and tax collectors, hindi judges of sinners and tax collectors,
Kasi ang may papel nun yung Pharisees, not Jesus. It is the wrong father. Yung father na inaalagaan mo na yung baboy niya, ayaw ka pa sweldohan. But the gracious father is kind. Love lavishly. Magmamahal na rin lang kayo, lagyan niyo na ng feelings para masaya. Pag may pagmamahal kayo, hindi niyo ibinibigay, nagkakasakit kayo. Kasi hindi na-express. Express it and be happy. Mga kapatid, learn from this story. Happy New Year.